Natagpuang patay at naagnas na sa kanilang bahay sa Iligan City ang isang dalagita. Pinag-aaralan na rin ng otoridad kung biktima siya ng rape. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. November 1 nang sapilitang buksan ng mga pulis ang bahay na ito sa Iligan City. Matapos i-report ng kapitbahay ang masangsang na amoy na nanggagaling dito. Tumambad sa mga otoridad ang naaagnas na bangkay ng isang babae. Posible raw na 3 o 4 na araw na itong patay dahil may mga uod na sa ilang bahagi ng katawan. Base sa investigasyon, 17 gulang ang grade 12 student na biktima. Tumanggi muna silang pangalanan siya. Pero mag-isa na lang daw siya sa bahay matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Huli siyang nakita noong October 28 papunta sa eskwelahan. Inakala raw ng kanyang kaanak na pupunta siya sa bahay ng kanyang ina para magbakasyon doon dahil long weekend. They expect na nandito siya but unfortunately, nandoon lang pala siya sa kanyang bahay at doon siya nakitang patay. Walang bakas na sapilitang binuksan ang bahay at wala rin nawawalang gamit. Pero inihinalang ginasa muna ang biktima bago patayin, lalo't nakataas ang suot niyang damit at nakalabas ang kanyang dibdib. Yung medical doctors namin pumunta dito to conduct DNA and autopsy with the consent of the family. We are waiting for the report if indeed meron po talagang foul play. Palaisipan pa kung sino ang salarin, pati ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.